So my question from our Facebook group, kung magkano ang capital na pwedeng invest? Alam nyo, nung alam nyo, walang kabitan talaga tong ano ko eh. Cellphone ko, walang kabitan talaga. Pero, galit siya. So hindi ko alam kung ano nang itsura ko dito sa nire-record ko. Before, ganyan din yung tanong ko. Actually, before, hindi ko talaga naiintindihan kung ano yung investment. Alam ko lang, kapag ka sinabing investment, naglagay ka ng pera, tapos kumita yung pera pinasok mo dun sa kung ano man yun. Pero hindi ko naiintindihan talaga kung ano yung, like, the logic behind or yung proseso, kung paano ba talaga kumita yung pera na iniligay mo dun sa kung ano mang investment vehicle na pinaglagyan mo nun. Hindi ko pa na siya, buisit. So, parang nung natutunan ko yung stock market investing, hindi ko pa rin din una naiintindihan na paano kikita yung pera na i-invest ko. So, I think that's the first question that you have to ask yourself. Na, pag pumasok ka sa kahit anong investment, regardless if that stock market, bonds, UITF, mutual funds, basta kahit anong marinig mong investment, dapat alam mo kung paano process, kung paano kikita yung pera na in-invest mo. Hindi pwede yung sasabihin lang sa'yo na kapag ka nag-invest ka ng 10,000 pesos, meron ka rin 10% return of investment after 1 month. Diba? So maganda pakinggan. Yung technicality, maganda pakinggan. Pero paano? Paano magiging paano kikita ng 10% yung pera mo? So for example, yung sa bangko, kapag ka nag time deposit ka and sasabihin na may increase interest na 1.5% yung money mo after the maturity period. So yung maturity period pwedeng 35 days, 90 days or 180 days. So dapat alam mo kung paano ginamit ng bangko yung pera mo na time deposit para kumita siya ng 1.5%. So yung bangko, we know na pinapautang din niya yun. So doon niya kinukuha yung 1.5% na interest na bibigay niya sa yung guaranteed doon sa time deposit mo. So dapat alam mo yun kung saan nilalagay yung pera mo. Sa stock market, dapat alam mo din kung paano kumikita yung pera mo doon. Kung meron akong video na separate nun kung paano kumikita yung pera mo sa stock market, okay. Huwag tayong masilaw lang doon sa oo, kikita ka ng ganung amount ng 10% after 1 month. Pwede yun sa stock market, ha? Pero dapat naiintindihan mo kung paano. So, yun lang. Yun lang. Gusto ko i-share. Sana may tutunan ka. And, lagi natin tatandaan that the Bible says in Proverbs 13 verse 11 that wealth from get quick rich schemes disappears quickly, but wealth from hard work grows overnight. So, I hope this video helps you make money, make time, and make your future today through stock investing. God bless and see you on the next video.